gawis ay agaw, Takwamin. Naimbagal daw, Cordillera. Ako po si Patrolwoman Asia Maris Balagay. At ako naman po si Police Corporal Giovanni Berang. At ito ang Procor News Brief. At para sa mga balita ngayong araw ng Martes, 4 na individual huli sa aktong paglalaro ng ilegal na sabong. Ilang illegalison lumbers nakumpiska sa Benguet. Lumang barangay hall sa Mangkayan, Benguet natupok ng sunog. At para sa huling balita, Provincial Director ng Kalinga PPO pinangunahan ang paglunsad ng Safe 2022 sa Kalinga. Apat na individual huli sa aktong paglalaro ng ilegal na sabong. Apat na individual ang inaresto ng mga otoridad nang sila ay mahuli sa aktong paglalaro ng ilegal na sabong sa ikinasang anti-illegal gambling operation sa Sitio Sukib, Barangay Lubong, Banged, Abra, noong Pebrero 27 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Abra Police Provincial Office, ang mga suspek ay kinilalang sina Mario B. Boreta, 51 anyos, Alfredo A. Bandin, 40 anyos, Justo B. Barila, 51 anyos, at Michael John B. Santos, 39 anyos. Nakumpiska rin ng mga kapulisan mula sa lugar ang tatlong manok panabong na kung saan isa doon ay patay, tatlong kulungan ng manok, 12 tari at isang set ng assorted paraphernalia at bet money. Ang mga naarestong suspek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Banged Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sila rin ay haharap sa kasong paglabag sa PD 1602 o ang Illegal Gambling Law. Ilang illegalison lumbers nakumpiska sa Benguet. Ilang illegalison lumbers ang nakumpiska ng mga kapulisan sa ikinasang magkakahiwalay na anti-illegal logging operations sa iba't ibang munisipalidad ng Benguet noong Pebrero 26 taong kasalukuyan. Ayon sa mga reports mula sa Benguet Police Provincial Office, tinatayang nasa 684 board feet ng illegalison assorted lumbers na nagkakahalaga ng 30,411 pesos ang nakumpiska ng mga operatiba ng Benguet PPO mula sa Ambassador Tublay, Lusod Itogon, Balay Cabayan, Pito Bukod, Gambang Bakon, Bayabas Sablan at Baayan Tublay Benguet. Lahat ng mga kahoy na nakumpiska ay dinala sa kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon habang patuloy ang isinasagawang masinsinang investigasyon upang mapanagot ang mga ilegal na namumutol ng kahoy sa probinsya. Lumang barangay hall sa Mangkayan, Benguet natupok ng sunog. Isang lumang barangay hall ang natupok ng sunog sa Central Palasaan, Mangkayan, Benguet noong Pebrero 27 taong kasalukuyan. Base sa report mula sa Benguet Police Provincial Office, ang nasabing lumang barangay hall ay pag-aari ng local government unit ng Barangay Palasaan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakita ng isang barangay kagawad sa lugar na may apoy na lumalabas mula sa bintana ng barangay hall at nang kanyang silipin ang loob nito ay kanyang nadiskubre na tinutupok na ng sunog ang gusali. Agad rumesponde ang mga personnel ng Mangkayan Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection Mangkayan sa lugar. At bandang 1:40 ng hapon sa parehong araw ay naideklarang fire out na ang nasabing sunog. Sa kabutihang palad ay walang naitalang nasaktan mula sa insidente. Ang BFP Mangkayan ay kasulukuyang nagsasagawa ng masinsinang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog.
Provincial Director ng Kalinga PPO, pinangunahan ang paglunsad ng Safe 2022 sa Kalinga. Bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na national and local elections ngayong 2022, pinangunahan ni Police Colonel Peter M. Tagtag Jr., Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office, ang paglunsad ng programang Safe 2022 o ang Secure, Accurate, Free and Fair Elections sa Camp Captain Juan M. Duyan, Bulanao, Tabok City, Kalinga noong Pebrero 28, taong kasalukuyan. Ang nasabing programa ay dinaluhan rin ng mga representatives mula sa AFP, COMELEC, DILG at mga religious leaders mula sa iba't ibang sektor. Bilang bahagi ng programa, sila ay nagsagawa ng interfaith prayer, ceremonial lighting of candles and pinning of Safe 2022 pins, pagpirma ng Pledge of Commitment at pagpapalipad ng mga white doves. Ang Safe 2022 ay isang programang inilunsad na naglalayong maging instrumento para sa pagkamit ng reformed electoral process free from violence and corruption. At yan po ang mga balitang hatid sa inyo ng Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Asia Maris Balagay mula sa Regional Mobile Force Battalion 15. At mula pa rin sa Regional Mobile Force Battalion 15, ako naman po si Police Corporal Giovanni Berang. At ito ang ProCor News Brief. At para sa iba pang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming official social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang hapon at maraming salamat po.